clear in this matter. Wherefore, though I wrote unto you, I did not for this cause that he had done the wrong, nor for his cause that suffered wrong, but that our care for you in the sight of God might appear unto you. Therefore, ye were comforted in your comfort, yea, and exceedingly the more joy we for the joy of Titus, because his spirit was refreshed by you all. For if I have boasted anything to him of you, I am not ashamed, but as we speak all things to you in truth, even so our boasting, which I made before Titus, is found a truth. And his inward affection is more abundant toward you, because he remembered the obedience of you all, how with fear and trembling ye did hear. I rejoice therefore that I have confidence in you in all things. Let's pray, Lord. Maraming salamat po, Lord, sa inyong mga salita. Patuloy namin na, Panginoon, mga nangyari dito, Lord, at kung paano si Paul, Panginoon, ay sumulat, mga Corinthians, Panginoon, na nireview po, Lord, yung dati nangyari, kung saan may pinagalitan sa kanila doon dahil may kalokohan din. But talaga pong na-restore naman po ito, Lord, and I pray na matutunan namin kung paano i-perfect ang holiness, Panginoon, ngayong hapon, Panginoon. So kayo pong mag-ingat sa bawat isa, kayo magtago sa aking sa likuran niyo po, Lord, sa aking likod. I pray also sa mga activities namin, kayo pong mga alaga, Lord, mauna. At ay maging successful at kayo may taas. Inaw po, Lord, ngayong hapon, kayo po lang may taas. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Okay, so good afternoon po sa lahat. Ang title po nito is parang ano, sa verse 1, sabi diyan, perfecting holiness. Okay? Again, ano yung perfect? Parang kinukompleto. Ganyan po yan. Or yung pinakamaganda, pinakamataas na mga pwede mong kamtan ba? And then holiness is, ano yung holiness? Ano nga yung kabanalan? Ay malinis, pure, free from? Okay, kasalanan. So again, walang perfect na walang kasalanan, ha? Ilinaw na natin yun. Pero, so alam mo na na hindi mo kaya maging perfect, pero still, pwede kang lumapit doon sa perfection. Okay? So, anong sabihin nung basta ready? Iba kasi ganito, excuse. Narinig nyo itong excuse nito sigurado. Sabihin lang, eh, hindi ka naman kayang, ano eh, maging perfecto. Kasi magpakaloko-loko na lang ako. Magloko-loko na ako, si Raulo. Kasi hindi ko kaya maging perfecto. Tama ba yun? Kung ito yung perfect, ito yung pinaka talagang demonyo na. Saan mo gusto? Wayne. Eh, hindi mo nga kayang mapunta dito eh. Saan mo gusto? Yun! No? Hindi naman mahirap eh, di ba? Syunga-syunga ako na lang, gusto mo dito ako sa gitna. Pero actually, yung mga yan, nagbibigay kasi ng excuse kahit minsan kayo, di ba? Kunwari, eh, ayoko na maging top 1, ang hirap eh. At least top 2, hindi pa rin. No? At least, yung kaya mo. Di ba? Yung pinaka-pinaka na kaya mo, hindi mo mahirap intindihin yan. So, pag may nakakinig kayong ganun mag-excuse, huwag nyo nang gayahin. Okay? Doon na ako, hindi naman ako demonyo, pero medyo dito, at least. Wala naman perfecto eh. Tama ba? Dahilan yun. So, maling-mali ha. So huwag tayo maitisod doon sa mga ganong excuses. Kaya, hindi tayo, kaya in-expect sa atin ng Diyos to eh. Kaya, andito sa Bible. Okay? Kaya, ang topic natin ngayon, actually, may marami dito kasi parang last time din, tinitingnan natin yung mga ginawa ni Paul and therefore, parang siya yung pattern nating paglilingkod. Amen? O, tingnan natin ngayon ulit. Kaya again, ano ba natapos tayo last, 2 Corinthians 6, diba ito yung separation, naalala nyo. So ngayon, kung separate ka na sa mundo, okay, inalisan mo na yung mga dapat mong alisan, iwasan, saan ka pupunta? Ito pala yun, no? Ito yung masama, iniwasan mo, iwas pa ng iwas, saan ka mapupunta? Ito, sa tinatawagin natin kanina ang maturity, diba, holiness. Kaya sabi dito, having therefore these promises, dearly beloved, ano yung mga promises? Balikan natin. Madami kasi yun eh. Ayan, so pwede tayo maging anak ng Diyos. Eh. Anak na tayo ng Diyos eh. Pero ibig sabihin nito, yung kinasisiya ng Diyos. Yun ibig sabihin dyan. Ano pa? Yung mga promises dito eh. Ito, yung ating kalalagyan sa mundo, di ba?
So marami tayong problema, pero may pangako na hindi ka mamamatay. At least, may kasiyahan ka pa rin, mayaman ka, at least sa palagay mo. Di ba? Sinong mayaman dito? Sino yung ramdam nyo, mayaman kayo? Wala. Hindi nyo kinukuha yung context ko. Ibig sabihin, kahit hindi mo kaya yon, binibigay naman Diyos yung kailangan mo, hindi okay na rin. Tama? Ayan, so aaralin natin next time. Pero, dapat ganun. Sinasabi sa Bible, sa inyo lahat eh, sinasabi ng Panginoon eh. Hindi naman binigay sa akin lahat, pero parang meron kang lahat, wala kang sakit. Naglilikod ka sa Diyos, anytime nga, ligtas ka na. Okay, pagligtas ka na, anak ka na ng Diyos. Naglilingkod ka pa sa Diyos, may reward ka pa. Anak, sang ka pa. Itindihan ba? Eh, wala akong ganito. Kailangan mo ba? Baka nga yung pamakasira sa'yo, kailangan mo maglingkod sa Diyos para may reward ka sa langit. Tapos gusto mo na ibang bagay na kikakasira mo. For example, yung maman si Rabi, ngayon, nakakatin. Eh, nagkaroon ng, ano ba? Motor. Uy, mag-motor-motor na lang tayo kaysa naman mag-church pa tayo, di ba? So, salip na gamitin mo lang yung papunta sa church, ginawa mo pang gala-gala. Di ba? So, nagkaroon ka ng blessing ngayon, tapos, inalayo ka pa sa Diyos. Ganun din yung mga boyfriend, girlfriend, ano pa, trabaho, na hindi pinagplanuhan, ano pa. Ha? Pag-aaral, hindi mo naman binalance. Ayan. Module. Diba? Module, araw ng ano? Church, gano'n? Diba? So, yan. So, parang sa inyo nilin lahat. So, anyway, maraming pangako ang Diyos. Kaya sabi dyan, having therefore these promises, anong dapat natin gawin? Ligtas ka na. Maglingkod ka, may rewards ka pa. Anong dapat natin gawin? Isa sa mga dapat tutunan natin gawin is, for example, ano ba yung example ko? Anong, saan kayo masaya? Ngayon, bago ang damit. Hindi maganda, di ba? Bagong damit. Eh, nadumihan. Masaya ba yon? Sayang lang kasi, ganda nga ng damit, nadumihan naman. Ganun din sa sakyan. Yung sakyan natin, ilang beses kundi napalinis, baho na eh. Kaya binawasan ko yung baho. Nalinis, di bagong-bago ngayon. Dudumihan na naman natin yan sa Sabado. So, pero masaya pag malinis, may gamit ka, malinis, di ba? Lalo yan, gamit yung mga ano sa atin. So ngayon, binigyan tayo ng blessing, anong gagawin? At least na malinisin naman natin. Gagamitin natin malinis, maayos. Diba? Kasi katulad nga ng damit, ang bago yung damit mo, baho naman. Eh, sobrang paborito mo, hindi mo na nilaban. Araw-araw mo nang, diba? So, yung sasabi sa atin, ang ganda ng pangako ng Diyos sa atin eh. Kaya sabi dito, linisin naman natin yung sarili natin, pero obviously ito ay spiritual, no? Ano yung madumi sa mga tao, sa ating mga Kristiyano? Kasalanan, alisin mo na. 'Di ba? From all filthiness of the flesh and spirit. So, alam niyo na yung karumihan sa laman, lagi natin tinatakil, hindi sa isa natin 'yan. Sa maraming pagkakataon na dito, 'di ba? Kahit sa Friday, lahat. Okay? Isa-isahin natin, ano 'yan? Ang dami yan eh. Isa-isay natin. Pag ano maalala ko, pag natingnan ko kayo. Kayabangan. Ano pa? Katamaran. Ha? Galit na hindi tama, di ba? Magagalitin. Ha? Hindi naman tama. Walang ano, contentment, walang hindi yung kapagpigil. Ano pa? Madamot. Ano pa? Malakas mang asal. Mayabang, nasabi ko na pala yun. Ano pa ba naalala ko pag nakikita ko kayo? Hindi, ano pa? Last. Yun. Actually, yun talaga yung ano, maaalala mo dito eh. Kasi mga Kristiyano, parang okay na tayo sa outwardly, di ba? Hindi ka nag-isigarilyo, hindi ka na. Pero ito yung dinawawala minsan. Kasi sa utak lang yun eh. Okay, alisin na yun. Ano spirit? Pwede mo sabihin sa salita. Okay, or kahit sa church, minsan, church na tayo, nagpapayabangan pa. Ganun eh. Mas magaling ako mag-compass dyan, ako na lang. O ako na yung magaling na nangyayari yun. Sa mga pastor daw, payamanan, padami yan ang member. Okay, minsan, mali na yung tinutuong doktrina, hindi pa, pinokorek.
So, dapat yung lahat ay alisin natin. Perfecting, kaya sabi perfecting holiness. So, na-illustrate ko na kanina. Hanggat kaya, dito tayo sa... yan. So again, di tayo perfect, pero at least mas malapit, mas maganda. Sabi dyan, in the fear of God. So ito po yung imposibleng mangyari sa atin. Imposible na maging banal tayo kung wala tayong... Masama ba yung matakot? Depende saan? Kag sobrang takot. Ano yung okay lang na takot? Sabi rin kasi sa Revelation, ano ba yun? 21:8, di ba? Lagi natin ginagamit eh. Masama yung maging matatakotin. Masama bang maging matatakotin? Hindi. Kasi nakalista nga siya dun eh. Depende saan. Kung sino yung kinakatakutan mo. Kung takot yung lalaki, natin natin siya ano, maging nag-a-adjust pa. So kahit sino yan, pag lalaki, takot ka sa asawa mo buhay. Tama ba yun? Eh paano pag mas matapang? Ano? Tama ba yung takot ka sa asawa mong babae? Hindi. Sino bang boss sa bahay? Sino? Dapat. Sino dapat? Ayan. So, minsan, hindi nangyayari yung kasi nga, mas matapang yung babae. Ganyan po sa atin ngayon eh. So, pero ang maayos na pamilya, ganun. Pero syempre, mahal naman yung asawang lalaki yung pamilya niya. So, balance yan. Dapat, ganun ha. Kaya sabi dito, in the fear of God, ibig sabihin, hindi ka magiging banal kung wala kang takot sa Diyos. Di ba, pansin niyo yung mga, sino bang maangas dyan, kung sinong, ano, anong kasalanan alam nyo? Ano nga, palamura, for example. Hindi ka natakot. Kasi ikaw, takot ka kasi nung nagmura ka isang beses, dalawang beses, pinagalitan ka ba kasi nampal ka pa ng nanay mo, di ba? So, di mo na gustong gawin yun. At may nagalit sa'yo. So, ayaw mo na yun. So, at least may takot kasi ibang tao. Eh, ba't yung iba walang takot sa tao? Kasi hindi sila nasanay. Even worse, yun nga, nasanay na, na lumalaban. Eh, wala nang pakialam sa akin mga tao eh. Palagay mo, tama yun. Or maganda yun. Nakakaawa ka pag walang may pakialam sa'yo para i-correct ka. Amen? So kaya ganun sa lupa, ganun din lalo sa Diyos. Kasi may mga kasalanan na hindi na napapansin ng tao. Diba? For example, nung naalala ko si Duterte, nung siya ay, diba, malakas na malakas siya nun eh. Kasi may mga dami kasing trolls yan eh. Pati mga media, kinakampiyan siya. Itong bastos yung bibig ng... Okay lang yung biro lang yun eh. Ang matatapos ng termino niya, puro biro lang daw. Inagtatanggol, diba? Ano niya ba? So, depende minsan sa... nakapaligid sa'yo. Kung matatakot kayo, walang matatakot kay Duterte, presidente na to eh. May takot ka sa Diyos, kahit pa walang, di ba, parang si David din. Nalala si David, talagang nag-adultery pa siya, ang dami niya ng asawa eh. Kasi nga, pag ikaw yung hari, parang karamihan ng makakasalubong mo kahit sino, ganyan na ganyan, takot sa'yo. Minsan, anong gagawin mo? Para ka ng feeling mo, wala ka ng, di ba, wala ka ng kakatakutan eh. Nasakop nila marami, siya yung hari. So, hindi na siya natakot. Pinatay niya yung tao niya. Adultery pa siya. So, yung sabi ko dito, the more na takot tayo sa Diyos, kahit sino ka pa, may takot ka sa Diyos, magiging banal ka tagal, lalapit ka dito. Tignan niyo ba yan, mga bata? May mga ginagawa tayo, hindi na, nakikita ng iba, di ba? Eh, hindi lang pala makikita ng iba eh. Alam ng Diyos yun. Iniisip nyo, baka iba sa inyo, ito, banggitin ko lang sa inyo, ang aking ano, kasi katulad nyo ngayon, dito kayo. So, hindi tayo pare-pareho. Sa experience ko sa church, gano'n, minsan maugulat ka na lang, si kapatid, bakit bigla na lang, alam mo na, nagloko, nag-backslide, bandang huli, si pastor may kasalanan. So, pag gano'n, iniisip mo, ano nangyari kaya dito? Hindi mo alam eh, pero, minsan katulad yan, dyan kayo ngayon, yung iba naikinig, yung iba nagtitiwala sa Diyos, pero yung iba, ibang iniisip. Yun ang sinasabi ko sa'yo, kaya mag-iingat kayo. Amen? Dapat nandun yung takot nyo sa Diyos. Kung hindi kayo takot kayo, pastor, may problema din yun. Amen, hindi ko naman kayo kakainin, hindi ko yung papaluin. Pero nire-represent ko kasi dito, yung sinasabi ng salita ng Diyos. Pag nakikita ko na na, alam mo na, kunwari, mali na yung ginagawa mo, tapos, siyempre, inaral ko to, tsaka yung ibang kapatid, tapos ikaw, wala kang takot.
di ba, na gawin, yung sinasabi ng huwag mong gawin, delikado ka. Okay, lang gusto ko sabihin. So, dapat may takot ka sa Diyos. Pag may takot ka sa Diyos, inaalam mo yung ayaw ng Diyos at hindi mo gagawin yun. Amen? At alamin mo yung gusto niya, yun ang gagawin mo, subukan mo hanggat kaya mo. Ganun, unti-unti, kahit sa mga, yan, sa mga preacher din, alam nyo, malalaman mo yung attitude ng tao, pag nag-preach na ako, nagli-lead na, may mga ginagawa siyang labis-labis, minsan. May nakita lang siyang pastor, kala niya, pwede niya nang gayahin. Okay, so lalo na sa gawain ng Diyos, ang mga sinasabi nyo, ginagawa nyo, iba naman, ganoon naman, kunwari, susumbong naman tungkol sa isang kapatid, sobra naman. Ako, gusto ko sa inyo, pag may nakita kayo sa iba, para sa akin na lang, huwag nyo nang pagkalat. Okay, para alam natin kung paano didil. So, nasusobrahan naman. Chinismis na talaga kung sino, feeling banal. Tapos ito, kasi ganito, ganyan, ganyan. Nasobrahan, okay? So, kaya ingatan natin yan. May takot tayo sa Diyos, and therefore, hindi tayo lalabis ko kulang. At definitely, basa ka ng basa nito kasi gusto malaman exactly kung ano yung gusto ng Diyos. Diba? Hindi mo gusto yung magsasalita ka dyan. Di ba ganyan yan? Hindi naman pala. Tapos pag kinorek ka pa, hindi ka malang natakot, ay mali na pala ako. Dapat magpakumbaba, ayaw mo pa rin. Okay, so napaka-importante niyang fear of God na yan. Malaking topic yan sa salita ng Diyos. Okay, so meron namang preaching dati niyan. Baka ulitin ko. Dami na natin bago eh, no? So, next, sabi dyan, receive us. Ito na. So, na-imagine nyo ba yung context again dito? Si Paul ay, siyempre, malayo siya. Tinatag niya yung church sa Corinth. So, siya ay, again, lalala yung 1 Corinthians. May loko-loko doon sa chapter 5. Diba? Yung fornicate. Matindi. So, anong ginawa nila doon? Hinusga ni Paul doon, sabi ito, itiwalag nyo na yan. Loko-loko yan eh. Ligtas naman kaso, loko-loko. Anong gagawin natin dyan? Tiwalag nyo yan. Huwag nyo sabihin ngayon, maawain kami, mas mabait pa kami sa Diyos eh. Kaya hinusgahan yan eh. Tiwalag nyo yan. Huwag nyo papuntay sa church. Parang dito yung sa atin, di ba? Huwag sumusobra na. Huwag ka munang pumunta dito. Tulog ka ng tulog. Hindi, okay lang yung bata. Pero, loko-loko, si Rain. Mari lang ha. Nag-girlfriend ng unbeliever. Inuuwi sa bahay nila. Huwag naman ha. Kasi wala nanay-tatay ito eh. Lola niya lang doon eh. Laki-laki nito. Ang kakayanin. So, pagbabawalan muna natin si Rain dito. Diba? Yung sabihin ng tiwalag. Para ma-miss mo yung fellowship ng church. Alam mo mali yung ginawa mo. Okay? Ganun yun. Hindi naman gagawin ni Rain yun. Pero, ganun ang ginawa doon, diba? Sabi ni Paul. So, ngayon, nagsisi na yon. Kaya ang context dito ay... Nga, tinuturuan na ni Paul ngayon. Anong next na gagawin na natin kung nagsisi na? Okay? Mamaya pa pala yun, sorry. Dito sa verse 2 lang, receive us, we have wronged no man, we have corrupted no man, we have defrauded no man. So, anong context ito? Kasi ganito po yan, kahit kayo, minsan yung lingkod ng Diyos, minsan pinagdududahan nyo, di ba? Ganon din ako dati kasi naisip ko, eh, pastor ka kasi, di... Baka may hindi ako alam na ginagawa mo. Mga ganun bang mga thoughts ba? So, eh, siyempre, nag-instruct dito si Paul. Sabi niya, tanggapin nyo kami. So, paano? Kasi iba hindi tumatanggap. Hindi nagtitiwala minsan, di ba? Eh, hindi naman ganyan eh. Hindi uubra yun. Pag hindi ka nagtitiwala sa leader, paano mangyayari? Di ba? May sabi niya, receive ba? Sabi dito, we have wrong, no? May sabi niya, binibigyan ka na. O sige, meron ba ako sa inyo niloko? Parang ganang ginagawa ni Paul eh. Iniloko ba ako sa inyo? Sige nga, ba't ka nagdududa sa akin? Importante po sa mga follower sa church na magtiwala sa kanilang tagapagturo. Amen? Again, di pipilitin yun, pero kaya nga, pinapersuade kayo. Kung tiwala ka sa amin, meron ba ako niloko sa inyo? Pag minisabi, oo, pastor eh, patay. Yun ang problema, di ba? Kaya, kahit maganda, ito yung maganda challenge kayo, mga, di ba, gusto nyo maglingkod sa Diyos, ito na. Gawin nyo na, huwag kayo manloko kahit ng kapatid nyo. Meron sa amin mga ganun minsan. Kaya si pastor asal na asal. Kasi di ba, tinatrabaho natin para maging banal, tsaka matuto yung mga tao. Tapos kayo, maglolokohan. Anong gagawin ni pastor doon? Parang magkakapatid. Anong gagawin ko ito pag magkakapatid ito, nag-aaway? Iisip-isip ako, andyan na nga lahat. Pagkain, may laruan, may pag-aaral. Sila mag-aaway. Kasal, di ba? Andiyan na lahat, ipinoprovide para sa inyo. Pero kayo naman, huwag na kayo mag-aaway.
Ang gagawin ko sa inyo, di ba? Eh, itong mga to, minsan ganun din, naglolokohan sila. Kaya huwag niyong gagawin yun. Sakit ng ulo ng pastor pag ganun. Anyway, kaya yung pastor, pinaka-importante, kaya maglilingkod, kahit di kayo pastor, eh, tutulungan niyo, for example, yung mga bata natin dito, kunwari, sina, yung maliliit dito, sina, yan, si, Madi. Ilang taong ka na, Madi? 7 ka na? Hindi ka lumalaki. Kunwari lang, sige, 7. Tapos si ate Jamie. Siyempre, di ba, pag laki-laki, ikaw yung magkasabi dyan eh. Anong gagawin mo, Jamie? Kunwari, hindi naman ako iniwala kay Jamie kasi boyfriend kang unbeliever eh. Huwag mo sabihan, di ba? Huwag mo sabihan mo ako, ganun. Okay, ay, ate Jamie, nakita ko nga, ano, hindi ka nag-tights pala eh. Sabi ni pastor eh. No, hindi ko naman sasabihin niya, kunwari lang. O kaya, yung mga yan, nanloko ka, nakita ko, niloko mo si ganyan eh. Naniniwala ba ako sa'yo? Siyempre, hindi. Ganun po yun. Kaya lahat tayo, ganito. Pero pinaka dito yung pastor eh. Obviously, ganun din kayo. Sa na-experience ko sa amin, ganun. Yung mga kapatid na may niloko, hiyang-hiya na yun. Mas problema yung mga walang hiya talaga. Nang loko na, andun pa rin. Well, wala akong ginawa sa'yo, ha? Parang gano'n. Yun ang mas malala yun. At least yung iba, nahihiya, eh. Kaya again, problema na naman yung pastor yun. Inutangan niya, kunwari, yan. Tapos ayaw magbayad. Kasi di na pinapansin. Utang ba ako? Di ba binayaran ko na yun? Parang, naku, iaway na yun. Si pastor, gagawin ko sa inyo. Anyway, so yun na, kung gusto yung maglingkod ng maayos sa Diyos, huwag kayong manluloko. Yung mga sinabi dito, wrong no man. Ibig sabihin, sinabihan mo, mali yun eh. Ngayon, marami ako, marami akong sinasabihan mali. Kunwari, mga false teacher, okay lang yun. Man, ba't ganun, pastor? Kasi nga, mali talaga eh. Diba? Corrupted no man, atindi nito. Iba, ginagawa po yan. Alam nyo sa mga iba. Hindi ko sabihin kung sino, basta nangyayari yan kasi. Napansin ko lang. Kahit sa mga magkakapatid, kakaroon ng faction dito. Alam nyo yung faction? Mga grupo-grupo. Ay, grupo ng mga shop boys. Tapos meron dito ang Lagundi boys. Kagalit yan. Mga ganun. Huwag dapat, ha? Pero ganun. Kinukurap nila yung madalas ganyan. Sa salita, iwasan nyo yung mga salita nyo. Amen? Malalaman ko naman yan, eh. Defraud, parang ganun yan. Iloko. Ano pa? I speak not this to condemn you, for I have said before that ye are in our hearts to die and live with you. So, ano sabihin nun? Kaya kasi sabi niya dito, receive us. Kasi minsan, yung mga taong pinaglilingkuran mo, hindi pa naniniwala eh. Na pinaglilingkuran mo sila. Mag-iwalay nga kayong dalawa. Mag-iwalay kayo. Ito ka, Adam. May ganun ba pinaglilingkuran mo na dodo pa sa'yo? May ganun eh, kasi yung mga tao minsan makasarili. Hindi lang minsan, minsan madalas. Ano yung mga iniisip niya? Alam ko yan kasi nakikinig akong ganyan eh. Oo. Yung sa amin din, ganyan. Eh, kaya naman magaling si pastor, maraming pera yan eh, nanggaling ko saan. Anong pakialam mo pa dun? At least, tumutulong na nga eh. Hinahanapan mo pa ng mas. May mga ganun tao eh, ang hirap. Ang hirap tulungan pag ganun. No? Hinaiyan mo ng pagkain, no? Kain ka na. No, kaya mo lang ginagawa yan kasi ano man, ano naisip mo, di ba? Kasi sabi dito ni Paul, matindi yung sinasabi niya, that ye are in our hearts to die and to live with you. Sabi, hindi ako dito para lang magpakit or something. Willing akong mamatay at mabuhay sa inyo. Ibig sabihin, magkakasama tayo dito. Amen? Amen. Yun ang mahirap sa ibang pastor. May kilala kami dyan. Kaya walang mapuntuntahan yung pastor. Yung mga member, willing naman. Yung pastor parang ano siya, aloof siya. Ibig sabihin, mataas siya. Hindi niya dinadamayan yung mga tao. So, pero si Paul, hindi siya ganun eh. Nililingkod siya. Patay o patay. Buhay o buhay. Iba lang, puro patay lang. Matapang lang, patayan. Pero, pag hindi niya kayang tiyagain yung kapatid, for example, di ba? Hindi niyo ba yun?
So, importante na matay o buhay, kasama, magkakasama tayo. Hindi tayo nakalayo, ah. Ito naman, great is my boldness of speech toward you, great is my glorying of you, I am filled with comfort, I am exceeding joyful in our tribulation. So, again, nasabi niya dyan, ito po yung boldness of speech. Kaya, sinasabi ko lagi sa inyo, yung mga, hindi ako believe sa mga hindi hard preaching, eh. Kasi yung iba takot na sa member, yung iba takot may masabi sa kanya, takot mag-live, takot mag-ganyan. Bakit? Ba't ka takot? Ang sabi sa Proverbs, the wicked fleeth when no man pursueth, but the righteous is bold as a lion. Tandaan niyo, magandang quote yun. Kinu-quote nga niya. Huwag na. Pero totoo yun. Sabi, pag takot ka, may mahabol. Wala naman mahabol sa'yo eh. Hindi, may virus dun. Ano pa? Ayoko dun. Baka may makita, may kilala akong ganun. Yung tinutulungan ko dati sa bilangguan. Kasi punta ka sa amin, kasi medyo nakakalaya na siya. Punta ka sa amin, bigyan kita ng ganyan-ganyan. Naku, saan ba? Taga-samba kayo? Naku, may kalaban ako dun eh. Loko-loko kasi, kaya marami siyang kinakatakutan. Kaya, ito yun, gusto ko sabihin, pag katulad yung mga tinuturo natin, yan, ilalive natin, i-record natin, tapos china-challenge pa natin yung alam nating mali. For example, yung ibang mga baptist ayaw na ng ganong style. Gusto yung paniniwala mo yan, huwag mo silang pakialaman. Ang problema kapag kumalat yun, paano yun? Ang dami nalilito doon. Naririnig mo, mag-i-amen ka pa. Ano yun? Para lang di siya magalit sa'yo. Okay lang sabihin mo, sa vaccine na naman, ganun din. Para mawarning yung iba, para alam nila, may something dyan, at least mag-isip muna sila, kuminto muna sa, may nagsabi ng mali dyan, at tingnan ko kaya yun. Amen? Yan ang isa sa mga, pansinin nyo rin yan. Pag ikaw alam mong tama yung sinasabi mo, ginagawa mo, ikaw ay may boldness. Pag sinabi bold, sigurado ka sarili mo, matapang ka. Andan niya, kaya yung mga, ito, matapang tayo dito mag-preach kasi, hindi tayo ganun napakatalino, pero alam natin tama yung tinuturo natin. Ngayon, pag may go against dyan, di pag-usapan natin, di mo natin aawayan agad eh. Pag-usapan lang natin. Inapansin ko lahat ng mga challenge ko kahit sa anong doctrine na hindi tayo, alam mo na, in sync. Sa kahit sino pa yan, katoliko, sino man, iglesia, manalo, ano pa, mga baptist din, sa pre-trip, sa repent of your sin, lahat yan. Pag-usapan natin. Ayaw na. Bakit? Takot na. Bakit takot? Kasi alam nilang mali. Pag ganyan din kayo mga bata, pag pinagalitan na kayo, takot ka na. Kasi ramdam mo na yun eh. May mali ka na eh. Alam mo yun eh. Huwag yun tigasin yung loob nyo. Men, darating yan. Pag malalaki na kayo, kunwari eh, busy lang po ako. Kaya ako yung mag-church. Ayaw palang mag-church kasi may kasalanan. Ganun yun. Kaya lagi ko hinahanap. Nasaan si ganyan? Nasaan si ganyan? Baka may ginagawa ng kayo ba yun? Ganun lang po yun. Kasi wala ka namang ibang dahilan bakit mawala sa church, di ba? Lalo na kung dyan ka lang sa Bayo-Isapa. O kaya siyang sa Ciudad Lizal, di ba? Kahit ulan pang malakas yan, sigurado makakarating ka. So ganyan yan. Gusto ko lang sabihin, ha? Balik tayo kay Paul. Great is my boldness of his toward. Do you sabihin? Sigurado ko sinasabi ko. Ano bang maniwala na kayo sa akin parang ginasabi niyang ganun. Tapos great is my glorying of you. Kasi pinagmamalay ko kayo. Hindi kayo basta-basta wala lang sa akin. I am filled with comfort. I am exceedingly joyful in our tribulation. So, okay lang. Kahit ako ay parang sa baybay-sapang ha. Parang lay ko na lang kwento pag nagtatang, kamusta ministry? Nakong hirap kasi ano, ganyan eh. Patuloy tayo doon. Isa nga, inisip ko, parang mali ba tayo? Diba? Gastos. Pagod. Diba? Ramdam nyo ba yun? Lalo itong mga to. Yung dalawa. Kami rin. May mag-drive kami. Buti sila nakapahinga. Pero talagang sila yung mga ano doon. Eh, Stephen, magod din yan eh. Sabado yun eh. Mas maaga pa nga tayong Sabado, diba? 5:30 pa lang. Larga na tayo. Darating tayo. Hapon na. Di doble-doble yung ano natin, yun o. Our flesh had no rest. Ganyan po sa paglilingkod. Amen? Amen. Hindi naman totally no rest. Ibig sabihin, sa gabi, makakatulog ka pa.
So, pero pag titingnan ka ng ibang tao, ha? Galing ka na doon, ganyan pa, gagawin mo, ganyan pa. Anong pahinga mo? Eh, iba, Sabado, Linggo, pahinga talaga yun. Kasi sarili lang nila, inatupag nila, hindi naman sila naging minister eh. Amen? So, di natin pwedeng kumpara yung sarili lang sa kanila. So, nasan ba ako sinasabi ko kanina yan? So, ganyan po pag naglilingkod. Troubled on every side. Okay, so ngayon, wala pa nga tayo masyadong problema, pero dati, parang may nagusumbong na ako sa atin dyan. Eh, kayo pa nga yung tinitira, kasi iba kasi maugulo din, iba yung kasama natin. Buti na lang ngayon, naalis na dito. Kaya tingnan natin, sana makabalik, kung makabalik. But anyway, so may nagsasabi pa sa akin dyan, may nagsasabi nga sa inyo, but wala kayong mga mask dyan. Parang balita ko, paano daw kayo dyan. Sabi ko, hindi gawin nila. Diba? Ginagawa lang natin tama eh. Nabanggit ko na rin sa inyo dati nung nag-uumpisa tayo dito, may nagsasabi ko nga, si Ace, ganyan, si ganyan. Narinig ko na yun, pinapanilig naman nila, pero takot din sila eh. Pag sabi ko, ano ba yun? Sige, magkwentuhan natin. Wala rin. Hindi rin masabi. We're troubled on every side. Ano, may mga pwedeng trouble pag naglilingkod ka? May maninira sa'yo. Ano pa? Madami. Without war fightings, may kalaban sila. Ibig sabihin ng without sa Bible, ha? Sa labas. Okay, within are fierce. So, iba naman, ganito, pag yung mga kasama mo takot na, anong nangyayari sa'yo? Minsan, parang takot ka na rin, eh. Eh, posto, baka daw ganyan, ganyan. Daw dati hindi ginagawa dapat yan. Nevertheless, God that comforted those that are cast down comforted us by the coming of Titus. So, parang bida si Titus dito, eh. Ano ba si Titus? Si Titus parang isa sa mga, alam niyo na, di ba, mayroong Titus na book. So, isa sa mga pastor to, syempre, tutulong sa kanila. Pag may dumating na kasama, syempre, may dala yan. Kaya nga, pumunta dun eh, may dalang tulong yan. Okay? So, either sa comfort, or minsan may dalang kung ano yan. Either pera, or anong tulong. Okay? Tingnan natin kung ano yan. And not by his coming only, but by the consolation wherewith he was comforted in you, when he told us of your earnest desire, your mourning, your fervent mind toward me, so I rejoiced the more. Yung pala kasi nung pagdating ni Titus, pumunta siya sa Corinthians, tapos binalitan niya kay Paul. Alam niyo ba yung mga taga-Corinthians, kahit pinagalitan mo yan, mahal na mahal ka niyan. Minsan yun lang gusto ng pastor eh. Alam niyo ba yun? Na may nakikinig sa kanya talaga, yung totoo. At pag siya naman yung napahamak, nag-aalala kayo. Hindi yung, asan si pastor? Buti nga. Nakulong kasi hindi nagpabakuna. Ba, buti nga. Ganun ba kayo? Pinakulong ni ano ni Marcos kasi ano man 'yan. So, ano gusto kong sabihin eh? Ano eh? For ito na yung sabi ko ngayon kasi baka iba sa inyo tatanim ng sama ng loob sa akin. Meron ba? Kasi madalas pagalitan dito. So, ito kasi yung sinasabi ni Paul, di ba, yung sa 1 Corinthians nga, may pinagalitan siya, tiniwalag. Sabi niya dito, for though I made you sorry with the letter, di ba, letter lang yun, 1 Corinthians, tiniwalag niya. Parang, ano eh. I do not repent. So, yung sabihin, kahit tiniwalag natin siya, hindi ako nagisisi. Tama lang yun eh, di ba? Tigas naman ni pastor. Eh, yun tama eh. Hoy, sinabihin ako dito, hoy! Huwag ka magdikit ng bubble gum! Hindi na ako mag-church. Hindi ako nag-i-repent kasi una. At least, alam mo yung dapat natin gawin din, masama pala yun kahit sino. Again, naalala ko, may gobyerno na pinagbawal talaga yung bubble gum. Kasi nga, kung saan-saan, pati sa floor, hindi na ako pwedeng walisin basta-basta yan. Ginagawa nila ito, sinusunog, saka isa-isahin mo yon kung maraming bubble, paano yun? Alam ba, bubble gum na dito, ha? Kaya sabi dyan na, hindi ako nagisisi! Kaya sabi niya, though I did repent, may sabihin nun, hindi ako nagisisi, pero actually nagsisi ako. Eh sabihin kasi, matindi yung ginawa niya, eh. Iniisip ako, kahit ako sa inyo, minsan nag-iisip ako, baka nasakta naman si Pamay sa akin. Diba? Baka nasaktan si Rain sa sinabi ko. Iniisip ko rin yun. Amen? Pero bandang huli, ang mananaig doon, eh, tama naman eh. Kaya pagpa-pray ko na lang, Lord, bigyan mo ng talino si Rain.
ngayon si Christian, na kaya ako sinabi sa kanya yon para sa kanya naman yon. Amen? For I perceive that the same epistle, yung natin nga, hath made you sorry, though it were but for a season. So, okay, naggalit kayo sa akin, medyo naasar kayo sa akin, eh matalino si Paul, alam ko naman, saglit lang yun eh. Parang kayo, yung mga sinasabihan ko kayo, sinabihan ko kayo ngayon, pero tama ang attitude nyo kahit papano, bata naman kayo, ano ba yung mga tinitira ko madalas, di ba? Mga late, yung mga maigli ang suot, yung mga mayabang, ano naman yan. Nasaktan kayo ngayon, pero ma-realize nyo, tama naman pala si Pastor, ready, okay lang. So, sabihin, sandali lang, ganun yung nangyari dito, but for a season, yung sabihin niya na, but for a season, nasaktan kayo, okay lang, kasi konti lang naman. So, ganun tayo, ha? Napahaba tayo. Okay, tapusin ko na nga dito. Sige. Now I rejoice, not that ye were made sorry. Okay, sa Tagalog. Natutuwa ako dahil kayo ay nagsisi. Tinamaan kayo, tinablan kayo. Minsan kasi iba, hindi tinatablan, kaya nga sumisigaw na dito eh. Okay lang. So kanina matindi yung judgment ni Paul, nasaktan sila ngayon. Pero, sabi dyan, but that ye sorrowed to repentance. Ibig sabihin, nagsisi nga sila, umaliko sila sa ginagawa nila, edi okay, kasi masama yung ginawa nila eh. For ye were made sorry after a godly manner. So tutuloy natin to next time ha, kasi ito yung actually context ito eh. Pero introduce ko na lang, pag sinabing repentance, ano yung sabihin niyan? Magsisi or change. Okay, to turn. So dito yung ginagawa mo dati, example dito, tuwa sila sa fornicator, okay lang yan, bad. Mahal ka ng Diyos. Ang mga ginagawa ng ibang church, ganyan eh. Hindi! Sabi ni Paul, hindi. Di nagbago na sila kasi mali pala yun eh. So tama yun, nung nakabuti sa tao, nalang ay mali pala ako, pinalayas ako dito, nagbago siya ngayon. O ganun din yung mismong church. Kaya sabi dyan, godly yun, ibig sabihin. Okay? So hindi lahat ng nagagalit, hindi lahat ng nag-turn, nagbabago, hindi lahat siya masama. Yung iba dyan, maganda, kasi pag papunta ka sa masama, bumalik ka sa mabuti, kahit pa napagalitan ka, napalo ka man, napahiya, kahit ano pa yan. Pag pumunta ka dito sa maayos ngayon, mas maganda yun, that he might receive damage by us in nothing. So, ibig sabihin, kala mo nasaktan ka, pero actually wala. Lagi sinasabi sa inyo, na magulang, ngayon, kunwari, pinagalitan niyo yung anak niyo, galit sa inyo ngayon niya, pero later, mamahalin kayo niya, kasi, pag natuto na sila. Amen? So, doon muna tayo. Ikaw lang, ba't saan tayo nagtagal? Sa oo nga, no? So, amen? Amen. So, sana may natutunan kayo. So, yan. Basa-basahin nyo rin yun para alam nyo yung context. Tsaka yung memory verse natin, ha? Amen. Encourage natin bawat isa ako din. Nag-uumpisa pa lang, eh. Alam, gusto ko pang dagdagan, eh. So, yun muna. Let's pray, Lord. Maraming salamat sa mga sulat again ni Paul, sa kanyang mga tinuturuan, mga established churches. I pray makuha namin lesson para sa amin naman na ganito kami, para isa rin kami church, na may mga pagkakataon, Panginoon, kami sinusita, dahil may mali kami, batang aming maging goal, Panginoon, yung sinasabi kanina, na maging perfecting holiness, Panginoon, na kung banal lang kami ngayon sa panalagay namin at sa palagay na mas maraming tao, at least, Panginoon, kami ang standard yung aming gamitin sa aming pamumuhay. May nakikita pa kayong mali sa amin, Panginoon, ay malis pa namin to, Lord, para kami matuwa sa amin. Walang baliakin sa blessing, Panginoon, dito sa lupa, especially, Panginoon, sa inyong presensya, Panginoon. So, I pray kayo pong gagabay sa bawat isa. Ito yung mga tutunan namin every Thursday. Ay, ma-apply po namin. At maraming salamat po, Lord, sa mga ibang bagay, Panginoon. Kayo pong magagabay sa amin, sa mga bata, bakasyon nila, ministry, Lord, sa extension, kay Daddy, Lord, and doon, sinabayan din, nakikinig daw online, I pray, nagabay niyo po sila sa aming mga naitira pang trabaho, pag-aaral, Panginoon, kayo pong malalati at mag-ingat. In Jesus' name, I pray.